Hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuldukan ang issue sa pagitan ng dating mag-asawa na si Maggie Wilson at Victor Consunghi. Matatanda ang nagkaroon ng aligasyon na nagluloko si Maggie Wilson sa kanilang marriage, pero ngayon ay lumalabas na si Victor Consunghi ang di umanong unang nagluloko at nagkaroon ng iba habang kasal ang dalawa. Naikwento ni Maggie na hindi niya iniwan ang relasyon sa dating asawa dahil mayroon siyang bagong lalaki, kundi sa kadahilan ng hindi pa niya binabanggit noon, hanggang sa humantong na nga ang kanilang pag-aaway pati sa social media dahil sa kabi-kabilang post at alegasyon. Sa latest na revelasyon ni Maggie, sinabi nito na halos gumastos ng $1,000,000 si Victor para bayaran ang ilang mga media at press people na huwag magsulat ng anything negative tungkol sa buhay nito. Narito ang buong pahayag at revelasyon ng dating beauty queen. In the last year, I got offered to do so many interviews to give my side of the story. Many of them were willing to pay me. I never agreed. In fact, I ignored the request. He can pay the press to write beautiful things about him and his business to cover up the mess he is. It's shocking to see that he allocated a budget of nearly $1 million or almost 50 million pesos for press releases, some of which was used to block news and write negative things. To all the publications that accepted those payments and condone his behavior because it's just business, you are part of the problem. As many of the published articles are untrue, you know who you are, and a recent case filed not by me may expose everything. Never believe anything you read unless it comes directly from the source. His family may have done some amazing things. Stop writing off their coattails. To anyone who has purchased, done business, or in bed with him, you will get screwed. It's only a matter of time. Ayon naman sa sumusubaybay sa story nila, nais nilang malaman kung paano kaya mag-end ng issue ng dating mag-asawa na naapektuhan ang kanilang anak pati ang kanilang reputasyon. Well, ano pong masasabi nyo sa story na ito?